Ano meron, Sherry? Okay, Idol Rafi, gaya po ng pinangako natin kahapon. As promised. As promised po, Idol Rafi, actionan po natin ngayon kung saan ito pong reklamo po ni Mr. Bern Joseph o alias Becky Monpersia. Dahil nga po sa patay sinding ilaw po sa kanilang lugar, dyan po yan sa Oriental Mindoro. Mm-hmm. Meron po tayong video, Idol, panoorin okay. niyo po. Sige. Sa gabing madilim, Ormeco. Hello, Ormeco. Panawagan. Bumalik ka na. Buti, video ba? Ormeco, maawa naman po kayo sa batang ari. Titiis po doon sa ilaw ng cellphone kapag drawing lang po. Tingnan nyo, sa halip na magiging future artist eh. Kawawa naman. Nagtitiis sa maliit na ilaw. Baka naman pwede nang ilawan para re-e. Okay. Iba't padala po yan, Idol Rafi, ng iba't ibang kumpanya. At marami po. Pa. Marami po yan, Idol Rafi. At ang natanggap namin impormasyon ay napakatagal ng panahon. Palaging patay sindi ang ilaw dyan. Kuryente dyan sa Oriental Mindoro. At ang pangalan ng electric company ay Ormeco, Oriental Mindoro Electric Cooperative. Ang general manager ay si Engineer Humphrey Dolor. Ang kanilang mayor ay si Malu Murillo, Calapan City, Oriental Mindoro. Ang kanilang governor ay si Yumerlito Bones Dolor, Oriental Mindoro. Parang magkamag-anak ata itong si general manager at saka itong si governor sa impormasyon na natanggap natin. Yes po. Tama? Tama po. Magkamag-anak, magkapatid. Yes po, na-confirm po natin. Confirm. Kapatid. At yung kanilang, of course, congressman, i-ready lang natin, 1st District Oriental Mindoro, si Congressman Arnan Panaligan. Now, pwede mo natin makausap yung isang mga complainant, Odette? Yan po, nasa linya na po. Nasa linya telepono? Si Bern Joseph Bekimon, Persia. Sir Bern, magandang hapon po, Sir Bern. Magandang hapon po, Senator. Magandang hapon po, Ms. Sherry. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Magandang hapon po. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon na kayo po'y makapanayam dito. So, Sir Bern, pwede bang pakikwento sa amin gaano katagal itong problemang palaging brownout dyan sa inyong lugar? Opo. Alam naman po natin, Senator, na medyo matagal na po ito. In fact, nagkaroon na po kayo ng usapan itong noong nakaraang mga taon ata with Ormeco. And ang nangyayari po kasi is palala ng palala. Ito pong nagdaang mga buwan, especially ito, magdadalawang buwan na mahigit po, na ang sitwasyon po ng kuryente dito ay palala ng palala dahil po sa ginagawang load shedding ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco. Ang load shedding po ito ay nagresulta ng rotational brownout sa iba't ibang mga bayan sa Oriental Mindoro. Ang Oriental Mindoro po ay binubuo ng isang lungsod, ito po ang lungsod ng Calapan, at 4 pang mga bayan. At ang nangyayari po is nagiging rotational po ang brownout na noong pong una ay tumatagal lamang ng ilang oras, 3 oras, okay lang po yun, isang beses sa araw, 3 oras. Pero nito po mga nagdaang buwan, June and July, ay may mga lugar na po na tumatagal na 3 oras, 5 oras, 6 oras. At sa ibang lugar po, kagaya ng Puerto Galera, kalimitan po ay nasa 12 oras hanggang masigit pa ang nangyayaring brownout po, Senator. Ang paliwanag po dito ng Ormeco ay dahil po hindi kayang suplayan ng tamang voltage o tamang supply ng kuryente na makakatustos sa pangangailangan ng mga bayang ito, kaya nagkakaroon po ng load shedding. May power producer po sila na natapos na yung kontrata, kaya nitong nakaraang linggong dalawa ay talaga pong araw-araw na palala ng palala po ang brownout. Nakatulad, dati po ay okay lang yung isang beses isang araw, subalit po yung 3 beses, 2 beses isang araw na mahahabang brownout, talaga naman pong apektado na ang hindi lamang po ang kabuhayan at mga negosyo dito. Ngayon din po ang mga nasisirang appliances kasi po biglang mamamatay, biglang mabubuhay.
Isa pa rin po sa mga reklamo ng mga taga dito ay ang pataas na bill ng kuryente. Gayun naman po ay palagi naman po walang kuryente, pero pataas na pataas ang bill ng kuryente. Ang Ormeco po ay gumagawa naman ng solusyon dito dahil po ako po ay hindi naman nagre-reklamo lamang. Ako po ay tumitingin ng pagbabalanse sa sitwasyon. Kahapon po lamang, Senator, ay nagpirma po sila, nagkaroon po ng lagdaan ng kontrata sa isang bagong power provider, ang Ormeco, na makapagpo-provide daw po ng mid-term solution o interim solution sa problemang ito na makapagpapailaw sa 6 na bayan ng Mindoro. So, parang ilang megawatts na lang yung magiging deficit o kapulangan. Sir Bern Makasingit, Sir Bern Makasingit, gaano katagal na itong problema? Malala ko na at I think a year or so, na a couple of years siguro, nakausap ko na nga itong Ormeco at nangako sila na ayusin yung problema. So, sa pagkakaalam ninyo, how long has this been going on, yung frequent brownout? Ang frequent brownouts po ay nagsimula ng pagkatapos po ng eleksyon, tanda-tanda po namin Hulyo, buwan po ng Hulyo. Halos araw-araw po yan, Senator. Ito po ay evident sa isinend ko po na mga files sa inyong programa. This election po, how about the years before the this past election? The years before, ganun na rin po. Mga bata pa lang po kami, problema na po iyon. Ang kuryente po dito, mga bata pa po kami, ay problema na talaga ito. Okay, pero, so ibig sabihin, Ormeco na po iyon. Bata pa kayo, so siguro, how old are you, sir, if I may ask? I'm 36 po. I'm 36 so ibig sabihin, mga 10 years old ka pa lang, meron ng problema sa brownout. Okay, opo. So ibig sabihin, 26 years ago, parang dalawang dekadang mahigit. Opo, nakasanayan na nga po namin ang brownout. Yung nga lamang po, habang tumatagal, ay parang mas palala po ng palala yung nangyayaring brownout. Salit na gagawan po nila ng paraan, medyo mahihaya sila at gagawa ng remedyo, pinapabayaan lang hanggang sa lumalala. Nga, sandali lang po sir, kakausapin natin si Engineer Humphrey Dolor, yung general manager ng Ormeco. I believe I talked to this gentleman a year or so ago, if I'm not mistaken. Engineer Dolor, magandang hapon po, sir. Engineer. Hello, sir. Senator, magandang hapon po. Engineer, itong problema ng frequent brownout dyan po sa inyong lugar, hanggang ngayon po, hindi pa rin ma-address itong mga residente ninyo dyan. Sawang-sawa na po, pagod na po, nakakaawa na po. At ang nakakaawa talaga dito ay yung mga estudyante. Nakita ko kanina sa video, gusto mag-aral nung bata, mag-drawing, hindi siya maka-drawing, walang ilaw at ginagamit lamang yung cellphone light para mailawan yung kanyang ginagawang pagdo-drawing, etc. Ano pong reaction niyo po dito, General Manager? Bakit hanggang ngayon po hindi nabibigyan solusyon itong problema ito at bagkus lumalala pa raw po, sabi po ni Mr. Bern Joseph Persia, sir? Okay po. Magandang araw po, Mr. Persia. Ano po? Hindi naman po itinatanggi ng Ormeco na talaga naman po nagkaroon ng malaking problema ngayon ang Ormeco. Bagamat ito po ay nangyayari na ng matagal ng panahon. Ano po? Apo. Ang akin po masasabi rito ay dahil po tayo talaga ay nagkaroon ng problema pagdating sa supply ng ating mga independent power supplier. Dahil po buhat po nung nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng mga fuel, nagkaroon na po ng problema sila sa cash flow nila. At nagkaroon na rin po ng problema sila dahil ang subsidiya po, ng, dahil po yung ibang mga isang planta namin ay nagkaroon na ng control operations. Ang ibig sabihin po nun, sir, yung dati nilang laki ng kanilang planta na tumatakbo ng 24 oras, ngayon po ay pinaikli na nila dahil nagtitipid na po sila sa fuel dahil na rin po sa pagmahal po ng presyo nito. At kung malalaman lang po natin, tayo po ay nasa ano po, nasa off-grid. Tayo ibig sabihin, 30% po ng 70% po ng ating fuel ay subsidized ng gobyerno. At sa kasalukuyan po, ito po yung nagiging malaking hamon sa ating mga independent power producer na makabili ng fuel sapagkat sabi nila
sila daw po ay nahihirapan din sa kanilang koleksyon, sa kanilang... Okay, sir, makasingit siya. Sir, before we run out of time. So, ano po yung balak ninyong gawin para masolusyonan po itong problema na mahigit dalawang dekada na nangyayari as far as Bernd Joseph Persia is concerned? At lalong lumalala pa raw as years goes by. Sa ngayon, sir, medyo may maganda na pong balita tayo dahil una nga po... Sir, direct to the point. Ano po yung magandang balita po, sir? Direct to the point, please, sir. Opo, sir. Meron na po tayong mga emergency power procurement na ginawa. Nag-sign na po tayo doon sa 22.2 megawatt natin na power supply agreement. At ito po ay habang hinihintay natin yung long-term solution natin. Ito pong 42 megawatt po natin na okay. Magiging... Okay, sir, 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 sorry, sir. Sorry, sir. Okay. So meron na kayong 22.2 megawatt. Tapos long-term yes, solution ito na add dyan sa inyong Ormeco Cooperative, yes, whatever sir. You call that company that you have right now. Now, yes, will this stop the problem? Will this solve the problem na wala na po mangyaring brownout? Yes or no lamang yes, po, sir? Yes or no lamang po? Yes, sir. Yes, sir. Hopefully po, may stop na po ito. Actually, sa kasalukuyan, no, wala sir, po no, sir, brownout. No, sir. I wouldn't accept the answer, hopefully. So hopefully, ibig sabihin, hindi kayo sure. So ang gusto ko, sir, definite, sure ka na hindi na magkakaroon ng brownout by next year or 2 years from now or next month. Dahil kapag hindi, sir, abay, naglulokohan lang po tayo. Niloloko niyo po yung mga taong bayan ng Mindoro, pati po ako, niloloko niyo po. But, sir, ganito po, ang supply problem po natin, isa sa mga causes ng brownout. So pagdating sa supply, maaari pong ito hindi na maging dahilan. Okay, sir, listen to me and listen good and listen carefully. Kanina, nagbigay ka ng mga dahilan kung bakit nagkakaproblema ng brownout dyan sa inyong lugar. Yes, sir. And bakit hindi na-handle na Ormeco yung problem? Isa na nga doon, sabi mo, yung mga independent power suppliers, fuel problem, nagkaroon ng crisis sa langis, etc. Pero sir, 2 decades ago, palagi nilang bang may problema sa independent power supplier? Palagi nilang bang may problema, may crisis sa langis? Heck no! Hindi pwedeng gamitin dahilan niya, sir. Sir, listen, makinig muna kayo, sir. Kanina, sir, pinabayaan ko kayo magsalita na pagkahaba-haba. Ako naman, sir. Hindi na problema yan ng mga consumer. Ang problema ng mga consumer is nagbabayad sila ng kanilang bill, dapat nabibigyan sila ng tamang kuryente. Okay? It is unacceptable, sir. And I will not. Me as the committee chairman of energy sa Senado, hindi ako papayag. Ipatatawag ko kayong lahat sa Senado, siguro magpa-file ako ng resolution, magkakanda kami ng investigation in aid of legislation para mapahinto na to once and for all. Abusado na ho yan, sir, kayo eh. Sorry, sir, ha. Pang-abuso na to, pandoloko na itong ginagawa nyo sa mga tao nyo dyan sa Mindoro. Kawalang hiya na po to, sir. Pakapala na mukha, sir. Promise, sir. Sorry, sir, ha. Ang kakapal po ng mukha nyo dyan. Sorry, sir. Sorry again. Napakawalang hiya na po talaga. Balasubas na, sir. Kasi, sir, kung talaga manipis ang mukha nyo dyan lahat, eh sana, sir, ginawa nyo ng paraan to. Dahil kung hindi nyo kayang gawa ng paraan, di wag na kayong pagpatuloy ng operasyon para maging supplier ng kuryente, distributor ng kuryente sa Mindoro. Hindi nyo pala kaya, sir, eh. Mag-fold up na lang kayo. Ibigay nyo na yan sa iba. Kumpanya na kaya panindigan o kayang mag-supply ng tamang kuryente sa tamang mga oras. Di ba, sir? More than 2 decades, sir. Sabi nga ni Mr. Persia, 15 years old pa lang, tinatang siya, ngayon 36 siya, bata pa lang daw siya. So sabi ko, 10 years old pa halimbawa, wala nang kuryente, nagkakaproblema sa kuryente, ngayon 36 siya. So 26 years ago pa ang problema, sir. How long have you been there as a general manager, Mr. Dolor? 2 months pa lang, sir. 2 months. Before you, sino po yung mga general manager dyan? Madami, sir. Isa po yung kausap nyo dati last year. Opo. And I understand, ang mayari ho ata niyan, sir, si Governor? Ano po, sir? Si Governor ho ba? Isa sa mga mayari?
ng kumpanya? Wala po, totoo yan, sir. Wala pong may-ari ang politiko dito, sir. Puro independent power producer po sila, sir. Okay, pero tama ba na ikaw at si Governor ay magkapatid? Mali. Tama po, sir. Tama po. Okay, anong reaction ni Governor? Walang ginagawa si Gov sa problema ng kanyang mga constituents? Sir, sumulat na po sila sa amin, sir. For the... binibigyan na po nila kami ng mga warnings at saka... Teka muna, sir. Teka muna, sir. So, sorry, sir. Ha? Sorry for this word, sir. Ha? That's bullshit. Kapatid ka, eh. Susulat-sulat pa. Ang gagawin na, tatawagan ng tol. Ano ba itong nangyari dito? Ang tagal-tagal na itong problema sa brownout. Kawawa naman itong mga constituents ko, mga butante ko to. Ayusin nyo to, tol. Anong sulat-sulat? Bullshit. Sorry, sir. Yun na nga po, sir, ang ginagawa, sir. Yun na nga po. Kaya nga, wag mo ibigay sa amin yung dahilan, sir, na sumulat na. Parang pinapahaba nyo lang, nililist nyo lang po yung pinaka-issue dito. Ang pinaka-issue, sir, kayo po ay nagiging pabaya because siguro, alam nyo, na malakas ang kapit nyo dyan na hindi kayo mapaparusahan, hindi kayo masisita dahil kataas-taasan sa LGU ang connection nyo dyan. You being the brother of the governor. Although, maaaring wala nga kinalaman si governor sa mga brownout dyan, pero just the same, kung gugustuhin niya, meron dapat siyang magawa dito o nagawa as the governor. Kung akong governor dyan, sir, baka pinagsisipa ako na kayo lahat dyan. Sorry. Totoo, sir. Patatawag ko kayo sa opisina ko, isa-isa ko kayong batukan at tadyakan. Di ba, sir? Sorry again, sir. Ha? So, sir. Okay lang po, sir. So, sir, engineer. Oh, tama. Very good. Thank you. So, kailan po maasahan nitong mga naghihikaw at kinakawawa nyo ng mga residente ng Mindoro na para itong problema sa brownout ay matigil na once and for all? Yes, sir. Ito nga po, sir. Meron na po kami solusyon. Nakapag-sign na po tayo ng emergency procurement. Ito po yung running pa this August 6. Mag-start na po ito. And then by June 2023 po, andun na po yung ating medium-term solution po. Another 40 megawatt po yon. So, hopefully po, by 2026 as per Transco, 2026? Starating na po yung interconnection. 2026 yung pa? So, ibig sabihin, 22, 3, 4, 5, 6, 4 years pa magdurusa ang mga taga Mindoro? Hindi po, sir. Hindi po yon. Hindi po ganun. Sabi mo kasi by 2026. By August 6, sir, ngayong buwan na to, tatakbo na po itong bagong power procurement natin. Opo. At by August 23 po, magkakaroon po tayo ng additional 40 megawatt. So, a total of 60 megawatt po yan, sir. Hanggang 2026 po. So, yung 2026 po na yon, inaasahan natin na magkakaroon na ng interconnection ang Mindoro Island to Luzon Grid. So, yun po yung timeline natin. Okay. Sir, ganito na paiksi natin. Huwag niyo ako bigyan ng mga technical reasons, okay? I'm not very good in mga technicalities na minimension mo. Yes, ang alam ko lang, sir, kung gugustuhin, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So I want this solved dapat within this year. Kapag hindi nyo kaya, sir, wag na ako kayo maging supplier ng kuryente dyan. Mag-resign na kayo, magsialis, magsilayas na kayo dyan. Kasi 26 years nyo na pinapahirapan ng mga tao dyan. Ang kakapal po na mukha nyo, sir. Alam nyo, sir, kayo po yung sinasabi ko nung panahon. Sorry, I'm already a senator, pero hindi ko babaguhin yung ugali ko pag susolve ng problem. Alam nyo, sir, yung mukha nyo, hindi kayo necessarily. Kukuha po ako ng samurai. Pag tinaga ko po yung mga mukha nyo, yung samurai po mapabali sa sobrang kapal na mukha nyo. Kayo dyan, hindi naman po lahat. Siguro ilan sa inyo dyan. Kasama na po yung mga padrino nyo. Di ba, sir? Sandila po, sir, ha? Engineer. Pasensya na po, engineer. Director Mario Marasigan. Sir, po yan. Director, Electric Power Industry Management Bureau, DOE. Magandang hapon po, Director Marasigan. Magandang hapon po, Senator Cool po. Lalo na po sa inyo mga taga-subaybay. Opo. Director, two decades ago, or more than two decades ago pa, itong problema ng patay-sindi ng ilaw dyan sa Ormeco at maraming binigay ng mga dahilan si engineer, yung general manager, at hindi ko masyado naintindihan. Ang maintindihan ko lang at maintindihan po ng mga taga Mindoro is kailan po mapatigil itong kanilang kalbaryo, kailan na po mag-stop ito. Can you please help us? Maraming salamat po sa inyong katanungan. Ganito nga po, lumapit na nga po sa amin ang Ormeco at nag-communicate na rin po sa amin ang local government ng Oriental Mindoro regarding sa problem nila dyan. And alam naman po namin yan dahil nakapag-conduct na po kami ng
audit ng ating distribution na facilities. So meron na po kami mga recommendation. Ang nangyari lang po, yung pong mga ibang recommendation natin noon, in fairness po kay OICGM Dolor, ay hindi po isa katuparan ng mga nakaraang leadership po ng ating Ormeco. Bakit po hindi na, na isa katuparan, sir, yung recommendation ninyo? Ano pong reason nila? Hindi po na, hindi ko po talos lahat kung ano yung mga rason, ano po. Kasi combination po yun ng, ano, ng technical at saka ng procurement ng supply. Sorry sir, baka let me cut off again. Once in all, kakut off ako para makafollow ako. So, hindi naman po magbibigay ng recommendation ang DOE pag alam nila na hindi kayang gawin ng electric power company. Am I right or am I right? Tama po kayo. Oh, so therefore, kapag hindi po nila sinunod yung... May isa gawa po ng ating distribution utility. Exactly. Now, kung hindi nila kayang gawin yung inyong recommendation, then dapat meron silang sanction, may parusa sila or tanggal sila lisensya or mag-elect ng bagong electric company na makapag-deliver dun sa recommendation ninyo. Yun po, inaayon naman po yun sa regulatory function po ng ating Energy Regulatory Commission. Pero ang Department of Energy po ay, ano po, masusi po natin, binabantayan naman yung operation diyan at dahil ng ginagawan nga po natin ang hindi lang bibigay gabay, kundi yung pong tamang direksyon kung paano natin i-ooperate yan. So kasalukuyan po, yung pong immediate problem, yun pong ngayong problema, kahapon lang po ay dinesign namin yung ire-recommenda ulit namin sa Ormeco para yun na po yung final recommendation namin sana, okay. Nasundin sana ng Ormeco. Okay, so what happens if they will not follow this final recommendation? Ano po yung susunod yung pong hakbang? Kung halimbawa, sir, binastos nila ang inyong recommendation. Sinabi nila, wala akong pakialam dyan sa DOE, wala akong pakialam sa recommendation ninyo, hindi namin susundin yan. Ano po ang magiging susunod na hakbang po ninyo? Ay, yan po ay ano na namin, ilalapit na po namin sa Energy Regulatory Commission bilang regulator po ng ating mga sandali distribution utility. Sandali po. Odette, tawagan mo ang ERC. Tawagan mo ang ERC. Sino kataas-taas sa ERC? Sige po. Kayo po, pagdating naman po doon sa operation, yung final operation po ng Ormeco, yan po ay supervised po ng National Electrification Administration. So, makikipag-collaborate po din tayo sa National Electrification Administration para kung kailangan po na merong gawing pagbabago internally sa Ormeco, si NEA po ang mag-initiate. I-remind ko lang po na under po doon sa mga existing batas natin, polisiya lang po at hindi pwedeng directly mag-intervene ang Department of Energy. So okay. Kailangan sineset po natin yung guidelines, nagbibigay tayo ng gabay, pero hindi tayo pwedeng makialam direkta bilang government agency. Oh, yan siguro ang dahilan kung bakit nila binabypass o hindi sinusunod ang inyong recommendation dahil alam niya na hindi sila saklaw ninyong kapangyarihan dahil hanggang recommendation lamang kayo at wala kayong power na para isanction sila o parusahan or whatever. Ay, hindi ko po talos na kung ano man yung naging dahilan nila. Okay. Pero sir, sige, granting yung sinasabi nyo na wala sa inyong kapangyarihan hanggang recommendation lang kayo. So, pag ganun, sir, na hindi sinusunod ang recommendation ninyo, then makikukulab po kayo sa iba't ibang agency na makakatulong para masolve tong problema, para maparusahan, masanction o kinakailangan, tanggalan ng lisensya o ng permit, kung ano pang tawag dyan. Itong Ormeco, itong nagkakasalang kumpanya na nagbibigay pahirap sa taong bayan sa Mindoro, at maghanap na lang kayo ng bagong kooperatiba o electric company na makapag-provide ng maayos na supply ng kuryente. Tama po kayo, Senator, no? At pwede pong umabot yung aming pakikipag-ugnayan hanggang sa ating Kongreso. Okay, ganito ang gagawin ko, sir. In aid of legislation, ako po'y magpapail ng resolution, paimbestigahan ko po hanggang sa kung kinakailangan, get to the bottom of it, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nasosolve ito problema sa Ormeco na dekada-dekada na? Is it because matlakas ang loob nila, maging pabaya dahil meron silang padrino dyan? Or dahil wala silang respeto sa ating gobyerno, sa ating mga ahensya ng gobyerno na supposed to be nagbabantay sa kanila at nag-uutos na gawing maayos ang supply ng kuryente. I don't know. So sir, maybe one of these days you'll get invited, sir, sa Senado. Okay, sir? Welcome po. At kung ano man po yung mag-Senado.
po ay pag-discussionan na namin, kailangan lang po namin iparating sa Ormeco kung ano yung pwede naming maitulong sa kanila. Okay. Last na lamang po, sir. Ang sabi po kasi nitong Ormeco, June 2026 pa raw matatapos yung problema sa brownout. Can you believe that, sir? Today is 22, 23, 24, 25, 26. So, ibig sabihin, 4 years pa? Hindi po siguro. Senator, sir, tapusin mo ako, sir. Kasi, sir, kung 4 years pa, nangako itong Ormeco na matatapos yung problema ng brownout, lahat na ho dapat kayo mag-resign na dyan. Maging Ormeco, maging mga taga-DOE, maging taga-ERC, ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pag-regulate at control, manage ng electricity ng Pilipinas, mag-resign na. Hindi nyo kaya eh. 4 years pa mag-antay ng makaranas ng kalbaryo itong mga taga, ano eh, Mindoro, edi mag-resign na kayong lahat. Mabuti pa. Tama po kayo, Mr. Senator. And in fact, hindi po papayagan ang ating kagawaran ng enerhiya na magpatuloy po yung ganitong problema. In fact po, last year po, indirectly po, nag-intervene na po ang ating Department of Energy dyan. Nag-conduct po kami ng tinatawag nating power forum para nga lang po ma-resolve yung ating mga problema. Yung pong problema noon, nagawan po natin ng paraan. Nagkaroon po sila ng interim power supply agreement. Unfortunately po, yung inaasahan po nilang additional activities na dapat gawin, yung po yung hindi natapos hanggang sa nagpalit na po ng administration ulit o ng pamumuno ang Ormeco. So ngayon po, yung magiging yung pong recommendation natin ngayon ay pipilitin po natin na yun ang gawin talaga ng Ormeco dahil ito po yung nakikita namin na makakasolve sa problema nila. Habang hinihintay po yung sinasabi po ni GM Dolor na magkaroon ng interconnection ang Mindoro papunta ng Batangas. Okay. So sir, paki-monitor po to make sure na masunod po yung final recommendation ninyo. And then please, from time to time, give us an update, sir. Opo, Mr. Senator. Nasusunod po. Okay. Very good. Sandila po, Director. General Manager Dolor. Mr. Dolor, Engineer Dolor? Apo, sir. Nandito po po. Final recommendation na po pala binigyan kayo ng DOE. Sir, sundin nyo na po yan, sir. Yes, sir. Nasunod naman po. Kaya nga lang po, sir. Hindi, sir. Sinabi hindi nyo rin sinunod. Ay, yung mga predecessor po, sir. Pero 2 months pa lang ako dito at dyan nga po. Predecessor mo, hindi sinunod. Pero pareho na rin yan. Dahil ikaw ay kasama na yan sa Ormeco. So, ibig sabihin, hindi nyo sinunod. Kayo dyan sa Ormeco. Matigas talagang ulo. Yes, sir. Okay po. Apo, sir. Masusunod na po, sir, ha? Yes, sir. Kasi, sir, ang susunod na mangyari dito, sir, patatawag kayo sa Senado in aid of legislation, magigisa kayo dun, sir. Magigisa kayo dun. I promise you. Magigisa ka. Yes, sir. At pati yes, mga padrino mo, walang pakialam kahit na sinong kataas-taasan dyan sa inyong probinsya ang padrino nyo, patatawag ko sa Kongreso at gigisahin ko. Sorry, sir, ha? Again. Yes, sir. Okay? Okay, sir. Wala po problema. Babalikan namin kayo, sir, in a week, next week, kung meron na pong development. Okay? Next week, okay, sir. Tatawag namin kayo. Today is Friday. So, Friday next week, I'll give you 1 week para mabigyan ko kami ng magandang update. Okay, sir? Okay, sir. Okay po. Salamat po, engineer. Okay po, sir. No problem po. Opo. Saan niyo po yun, sir? Salamat po, Director Marasigan. Maraming salamat din po. At wala pong anuman, Mr. Senator. Thank you po. Okay. Sige. Wala tayong matawagan ng mga iba na. Iba pa. Yan na lang muna. Mr. Persia, salamat po sa inyong reklamo. At next week, Friday, hopefully. Sana. Hindi pala sana. I'm not gonna use the word hopefully. Meron ng magandang update bibigay sa atin Ormeco or else. Di ba, sir? Sige. Salamat po, sir. Mayos naman po. One week, sir. At, sir. Sir, one thing lang po, another thing, I think we failed to highlight this, yung papataas po na bill na kuryente na kahit po palaging brownout instead po na siyempre. Tatawagan mo ulit si... Kalimutan ko. Mahal. Engineer. Apo. Okay. Palaging brownout pero ang bill ng kuryente pataas ng pataas. Saan kayo nakakuha ng lakas ng loob at kapal ng muka?
para dugasan ito mga consumer ninyo, mga gumagamit ng kuryente ninyo? Sir, hindi naman po ganun. So kasalukuyan nga po, bumaba pa po kami ng 2.6 pesos eh. So ibig sabihin, sinungaling to si Mr. Precia? Mr. Precia, sinungaling ka raw? Hindi ko po sinabi sinungaling, sir. Sandali pa, Mr. Precia. Mr. Precia, sinungaling ka raw? Kasi nga, sabi niya, as a matter of fact, nagbaba pa rin ng 2%. The people in the comment section of your live, sir, can attest to this. I'm not lying. I'm not saying any false information. This is what's going on in our province. Oh, ayan po, engineer. Ayan o, yung mga netizen, mga taga-inyo dyan, mga taga-Mindoro. Sinasabing ikaw raw ay sinungaling. Ikaw raw ang sinungaling engineer, hindi po si Mr. Persia. Hindi ko po sinabi sinungaling, sir, si Mr. Persia. Hindi nga, sir, kasi sinabi po ni Mr. Sandila, makinig ka, sir. Sinabi ni Mr. Persia, despite the fact na palaging brown out, pagdating ng bayaran ng bill ng kuryente, ang taas. So sabi mo hindi, as a matter of fact, nagbaba pa nga ang singil. So sabi ng mga netizen, bullshit. Paano ko ba sasagutin yun? Nandito po sa record namin. Teka mo na sir, no. That's not an opinion. That's a fact. Yung mga sinasabi ng netizen, it's a fact. Because sila yung nagbabayad ng kuryente, hindi ikaw. Baka ikaw, libre ng kuryente mo. O baka meron kang generator, o baka supplier pa kayo ng generator dyan, o sino dyan sa inyo sa Ormeco, nagsusupply ng generator, para kung nag-brownout, edi dobling kita, mataas ng kuryente sa electric bill, mataas ang bayad sa electric bill, may kita pa sa generator. But anyway, sir, please, sir, babaan nyo po, sir, itama nyo po, sir, yung electric bill. Di ba, sir? ELT naman po nag-a-approve ng aming rate. Hindi nga, sir. I know, sir, understand, inaprubahan kayo ng ERC, etc., etc. Pero ang sinasabi po nila, kung palaging brown out, dapat mura ang electric bill. Pero palaging brown out, yung electric bill, mas lalong nagmahal pa nung hindi pa nagba-brown out o kapag may ilaw. I beg to disagree, sir. Kaya lang, base po rito sa aming pinapasa sa NEA na rate, base po sa compare sa June and July, bumaba pa po kami per kilowatt hour. Hindi lang po naman sinasabi ko kasi baka hindi ko po sure kung ano po yung basihan doon sa bakit tumaas yung binabayaran. Baka naman po tumaas yung konsumo o kung ano pa man. Sir, paano tataas ang konsumo nila? Palaging ang brown out. Wala nga may kukonsumo dahil madalas brown out. Ano ba kayo, sir, boss? Apo. Siguro, sir, kasi ito po per kilowatt hour po ang pinagbabasihan ko, hindi po yung kanilang final amount bill. Ano po? So, ang akin lang po sinasabi ay yung per kilowatt hour na sisingil namin sa mga konsumo. Sir, ano basta't ang alam ng mga netizen, yung kanilang electric bill tumaas kahit na po brown out. Yan po ang mahirap ipaliwanag. Na dapat. Opo, yan. Opo. Di ba, sir? Siguro, sir, kung kayo po nalagay sa kanilang sitwasyon na palaging brown out, halos wala na kayo makukonsumong elektrisidad dahil palaging brown out, pagdating ng oras ng bayaran ng electric bill, ang taas, siguro, sir, mapipikon din kayo. Tama ba, sir? Tama naman po, sir. Opo. Okay. Sige, sir. Babalikan namin kayo sa Friday, sir, at meron ako kayong bagong magandang update sa amin lahat. Ano po? Engineer, sir. Meron naman, sir. Sigurado po ako. Sige. Pero very po. Good. Salamat po. For now, Engineer Humphrey Dolor, General Manager, Ormeco. Magandang hapon po. Okay. Mr. Persia, mag-usap-usap ulit tayo sa Monday, sa Friday po, next week, sir. Okay po, sir. Mabuhay po kayo. Anytime po, Senator. Mr. Persia, mabuhay po kayo. God bless po, sir. Thank you po, sir. Thank you po sa pag-action, sir. Maraming salamat po. In behalf of all the Mindoreños, maraming salamat thank po. You. And hindi lang po, Mindoro, ang tatalakay namin, lahat po ng mga palagi nagkakaroon ng brownout ng mga lugar at meron po kaming listahan, lahat po yan. Lahat po kayo bibigyan namin ng solusyon. Lahat ng mga electric company, provider ninyo, supplier ninyo, ipatatawag po namin sa Senado. Mapupuno siguro yung Senado. Mapupuno ang Senado ng mga tag-electric company na to. Ngayon, subukan nyo huwag pumunta, tablahin ako, tulang ginagawa nyo noon, nabagsak ang telepono. May kalalagyan kayo. In aid of legislation, mapipilit lang kayo whether you like it or not na tumugon at pumunta sa Senado. At doon, gigisahin kayo. Gigisahin kayo sa sarili niyong mga mantika. Okay, sige.